Mga tol, ang pag-usapan naman natin ngayon kung paano ang nagsimula ang istorya ng Baliwag, Bulacan. Ang pamahalaan ng Baliwag ay nagsimula noong 1732 sa pangunguna ng mga Augustinian Friars. At isa sa mga landmark nito ay ang Museo ng Baliwag na matatagpuan sa Old Municipal Building, Cagayan Valley Road, Poblasyon, Baliwag, Bulacan. Andyan din ang malahiganting relo sa harap ng St. Augustine Church. Augustine Parish Church of Baliwag Prime Church, named after the town patron St. Augustine, that is locally known as Tata Usting. Itinayo ito noong taong 1769 to 1774. At nasira naman ang lindol noong taong 1863. At ito ay nireconstructed muli noong taong 1880 ng mga patriot at devoted ng Baliwag Church. Matatagpuan ang St. Augustine Church sa harap ng Plaza Naning, Poblasyon Town Center of Baliwag. At ipinagdiriwang ang kaarawan o kapistahan ng patron na ito tuwing ikalawang linggo ng buwan ng May. Ang St. Augustine Church din ng Baliwag, Bulacan ay nabibilang sa panglabing isang pilgrimage churches in the province ng buong Bulacan. At noong taong 2015, ang Baliwag Church of St. Augustine ay nabibilang sa isa rin sa Jubilee of Mercy churches sa buong probinsya ng Bulacan na pinasanayaan ni Pope Francis II noong Nobyembre 20, 2016. Ang St. Augustine Church of Baliwag is an architectural style of Baroque. Baroque is an evidence by the facade and interiors of massive reredos. Ano ba yung tinatawag na reredos? Ito yung pinaghalo ng massive and complex work of arts ng Espanya at ng Latin America. Ang pundasyon at struktura din ng naturang simbahan ay halos gawa sa limestone, gravel and sand, steel and bricks na may pinaghalong design ng revolts and rebellion as evident by its fortress facade. Ano ba yung tinatawag na facade? Facade is striking due to massiveness of its bell tower. Kaya ang naturang simbahan ay may bell tower sa harap nito. At ang kauna-unahang pari na na-assign dito ay noong taong 1733 sa pangunguna ni Father Juan de Albaran. At ang kauna-unahang binyag naman na naganap dito ay sa pangunguna ni Father Lector and Father Feliz Trillo. At alam nyo rin ba na dito sa Baliwag naganap ang kauna-unahang Philippine-American Civil and Military Authorities of Election noong May 7, 1899 sa harap ng plaza ng St. Augustine Church. At sa kasalukuyang itsura ng simbahan na ito ay nirehabilitasyon ni Father Amado Paulino na may portico at may small cupola sa harap nito. Malalaman mo na rin mga tol kung nasa Baliwag ka na pag nakikita mo na rin ang Baliwag Lechon Manok. Ang Baliwag Lechon Manok ay tinatag noong 1985 ng mag-asawang Dwight and Dolores Alcedo sa halagang 5,000 piso. At sa halagang 5,000 piso, nagsimula sila ng Lechong Manok na pinangalanan nila na mismong kanilang lugar na tinawag na Baliwag Lechong Manok. At sa kasalukuyan, hindi lang lechong manok ang kanilang menu. Mayroon na din silang liempo at mga chicharon. Paano pa nga ba nakilala ang Baliwag bukod sa St. Augustine Church at Baliwag Lechon? Nandyan din ang Baliwag Transit. Ang Baliwag Transit ay nagsimula noong 1960 sa pag-aari ni Maria Victoria Santiago de Tenco. At ang biyahe nito ay Metro Manila, Ilocos Region at buong Central Luzon. Mga guys, mga tol, kung kailangan nyo pa ng dagdang kaalaman, mag-subscribe ka lang sa aking channel upang masabaybayan mo ang aking mga susunod na video.